ba yung dahilan, sir, bakit medyo natagalan yung pag-serve ng warrant? Ano ba ang nangyari? Okay. Pwede na ako magkwento? Ganito. Pwede na, sir. Pwede na. Okay. Ito, sir. I-share ko itong document na to, sir, ha? Sige, share mo. So, yan ang ikalawa. I-plus mo muna yung so, una. Yung... Anong ibig sabihin ito, sir? Ano ba ang... Hindi, ganito. Ang nangyari? Una, bago ko ikwento, i-identify ko muna yung dokumento na pinlas mo. Yan po yung pangalawang warrant of arrest. So, ang tanong, bakit dalawang warrant? Okay? So, para maipaliwanag ko kung bakit. So, ang petsa niya yung pangalawa ay April 1. So, kung April 1, may tinatag tayo, ayaw ko, alam niya, April Fool's Day, yung lukuhan. Hindi malukit totoong warrant yan. So anyway, ang unang warrant po, ipinag-usapan natin kanina, yung date nun is March 14. Natanda mo, March 14 yan, nakalagay lang dyan isang paragraph. So ang sinabi ng judge dyan na si Judge Dante Baguio, para kompleto, presiding judge Dante A. Baguio, siguro ang A, hindi naman Arlene yun, no? Si Judge Dante A. Baguio. Ang sinabi niyo sa one paragraph, inusisa niya ang lahat ng dokumento at nakakitaan niya na mayroong probable cause na guilty. Probable lang yan na guilty. Si Kibuloy, ang mga co-accused niya sa unang kaso. Sa isang kaso, si Kibuloy lang ang kinasuhan. Yung pangalawang kaso, yun yung kaso na kung sa, may relasyon niyo sa panghahalay kay Blenda Sanchez Portugal. Yung una, yun yung sila ang nakipagkutsaba kung paano dyan nangyari bago magkaroon ng rape. Kumbaga, magkaiba ng krimen. So ngayon, yung unang yung March 14, SOP na dapat na nilabas yun. Sabi natin May 14, March 14, ang kalakaran sa korte pag na-issue ngayon, pinakamatagal na yung March 17, ibibigay na ng court sa mga pulis na mag-aaresto. At ang lahat po ng warrant of arrest ngayon ay mayroon na tinatawag na QR code. Ang QR code, para malaman din na ng tagapakinig nating dalawa, baka sakali may kamag-anak kayo na arestuhin, tingnan nyo kung may QR code ang warrant of arrest. Kung may QR code, genuine yan. Kung wala, minsan ang mga... Ano yung QR code, sir? Yung QR... Anong relevant nun? Ang relevance nun, pag in-scan ng cellphone mo yung QR code, lalabas kung saan korte, kung anong korte naglabas ng warrant, kung ano ang kaso, kung magkano ang pensa, kung may pensa. Pero kung walang pensa, ilalagay lang yun sa QR code, mabuksan mo sa cellphone, na no bail recommended. So ganun po ang laman ng QR code. So ang function niyang QR code, kasi high-tech na tayo ngayon eh. Kung ang ginagamit ka gaya sa GCash, kung magbabayad ka sa store, imbis na kunin mo number nila, scan mo na lang ang QR code ng tindahan, tapos papasok sa cellphone mo, pati presyo, nandiyan na, i-click mo na lang pay. So ganun ang QR code naman sa korte, scan mo, lalabas ngayon sa cellphone mo, pangalan mo, anong pangalan ng kaso, tapos pati case number nandyan, pati tapos petsa kung kailan, tapos magpiyansa nandyan. So, ina-advise ko lang ito kasi maraming mga manluloko ngayon mga pulis eh. Magta-type-type kunwari ng mga warrant of arrest, mayroon silang kabiktimahin, pero baka maglagay-lagay ng QR code, kunan yung litrato ng QR code kung genuine. Kasi kung hindi genuine, lalabas yan na wala. At kung wala, pwede nyo ngayon kasuhan ang pulis kung manghuli ka, tanggal ka pagka-pulis. Kasi yung warrant of arrest mo, walang QR code. Ang gawa-gawa nyo lang itong warrant. Kasi sa tagal ng practice ko sa korte, may nakarnasan ako na ipanalo kong kaso, Arlene. Lumabas na hinuli nila sa search warrant. Pero wala pala, fake pala yun. So, ibig sabihin, mag-ingat kayo kasi mayroong mga pulis na gustong kumita ng pera gumagawa ganun. So ito, nung March 14, nung nilabas ni Judge ang warrant of arrest, ang order niya, aprobado niya ng warrant of arrest, hindi pa niya
inilabas papunta sa pulis. So ang tanong, bakit? So ngayon, malalaman natin ang rason ni judge doon sa itong April 1 na order niya. Pag binasa mo yung April 1 na order, sinabi din ni judge Daniel Bagyo na ang na noong March 14 ay nagpalabas siya ng order na magpalabas ng warrant. Tapos pero tinignan niya kuno yung records ng kaso na nanggaling sa prosecutor's office o sa Department of Justice ay may nakakabit daw na motion. Ibig sabihin ng motion, yung hiling ng abogado ni Kibuloy na ipagpaliban muna ang pagproseso ng kaso kasi meron pa silang tinampa na motion for reconsideration doon sa Department of Justice. At antayin muna kung anong resulta bago ipoproseso ng Branch 12 Family Court o Regional Trial Court ng Davao City yung kaso mo. So ngayon, yung pag nabasa mo pa rin dyan, sa sinabi ng korte din dyan na sa pangalawang paragraph, binigyan na kayo ng sapat na panahon. So March 14 hanggang April 1, mahigit dalawang linggo na. At wala pa rin desisyon ng Department of Justice. So hindi ko na pwede patatagalin ito para magiging patas sa nagreklamo at sa mga nireklamo. At nilabas, kaya ilalabas ko na ngayon yung warrant of arrest. Yan ang sinasabi ni Judge Dante Bagyo. So ngayon, ang tanong, normal sana yan, no? Pero ang problema lang, bilang abogado, sanay sa kaso, anong proseso ng judge? Ganito ang proseso ng judge kung magpalabas siya ng warrant. Pag ipinasa na sa korte, ang kaso laban sa iyo, halimbawa pag kinasuhan ka, may mga papel, may mga sinumpa ang salay sa iyo, affidavits. Kompleto yan, may mga ebidensya. Lahat yan titingnan ng judge. Hindi pwede mag-issue yung judge, batas na yan. Batas na yan sa amin. Hindi pwede mag-issue ang judge kung wala, hindi niya isa-isa ang kada page ng records. Kasi sinabi yan sa Section 2 ng Article 3 ng ating Constitution, warrant of arrest shall issue after the determination of probable cause personally by the judge upon examination under oath. The complainant's testimony and the witnesses he may produce. Ganun kasimple yan. So ibig sabihin, in-examine ng judge, isa-isa ang pahina, yung records ng ibinigay sa kanya. Noong March, so hindi may himay na talaga. Noong March 14. Dapat ganun yun. So ngayon, tanong, bakit nagsabi na naman siya na meron palang motion? Hindi ba nabasa yun? Ang tanong, my God, I will not believe in that. So, ano bang nangyari? Ayokong sabihin na bias si judge dito, pero nagdududa na ako rito. Kasi bakit? Unang-una, sinabi mo na nausisa mo na at nagdesisyon ka na walang duda, na tabla-tabla, patas ka, na mayroong probability na guilty si Kibuloy and others. Ngayon, sasabihin mo, ay mayroon palang motion. Hindi mo ba nakita yun? Impossible. Tapos sinabi mo, kasabay na ka, nang binigay sa folder, kasabay ang motion. Sinabi mo yan sa April 1 mo na order. So, ngayon, ang tanong, tingnan mo, balikan mo, i-backtrack mo, ang makikita mo ito sa Facebook pages ng mga grupo ni Banat Bay, mga Banateros, kay Bus Badada TV. Umabot na March 29, March 29, nakita-kita, nagkwentuhan pa sila doon, parang nag-last supper pa si Kibuloy tsaka si Duterte sa isang kwarto. Eh. Oh, sir, may tanong lang ako, sir. Sandali lang, patapusin muna ako. After March 14 na yun, so March 29, pagalagala pa si Kibuloy. Ano bang ibig sabihin? Tumawag ba si Duterte at saka si Kibuloy kay Judge? Judge, bawiin mo muna.
Antay mo muna kami. Kumbaga, binigyan niya muna ng pagkakataon na makatago. Yan ang suspecha. Suspecha ko lang yan. Wala pa akong pruweba dyan. But then, it is improper. Ganun mangyari dyan. If it is improper, ako po, personally, as a person, and an experienced lawyer, Judge Baguio, hinihingi ko po, magmuni-muni ka, tingnan mo ng pangalawang beses ang sarili mo. Ang reputasyon po, ang ibig sabihin ni reputasyon ay hindi kung ano ang sinasabi mo sa sarili mo. Pwede mo sabihin, honest ka sa sarili mo. Pero ang reputasyon, kung ano ang nasasabi ng ibang tao sa iyo. So, maaring honest ka, judge. Maaring walang inosente ka sa nangyari. Pero the fact na nangyari, nagdalawang issue ka ng warrant of arrest, ibang usapin na yan. May tiwala na ang buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. Marami po dito kahit hindi Pilipino nagbabantay. Tandaan mo yan, judge. May mga Ukrainian pa na mga victims dito. So, ibig sabihin, hindi lang Pinoy ang interesado dito. Sa komunidad po ng mga pastor, lalo na sa mga Pentecostal kung saan siya nanggaling. Importante ito, interesting ito sa kanila, public interest. So hindi lang ito public interest, religious interest din ito ng lahat ng mga pastor, lalo ng mga Pilipino pastors. So judge, pakiusap lang. Mag-withdraw ka na sa kasong yan, ibigay mo na sa ibang judge yan. Wala na kaming tiwala sa iyo, judge. Ganun lang aking puan dyan. So, yan ang aking paliwanag kung bakit tumagal. So, mula April, March 14, how many days are there in March? 31 days. So, 31 minus 14, so that is 16 days. So, binigyan mo pa siya ng, ang 2 weeks are only 14 days. So, may 2 weeks, 14 days plus 2. Binigyan mo siya ng 16 days na para makasibat bago mo pinalabas ang warrant. Para ka rin si Jose Miguel Zubiri. Pina-explain-explain kunwari kasi magkaibigan sila. Para makasibat mo na. Yan ang mga napuna natin. Judge, I have nothing against you. Hindi naman kita kilala personal. Ang sa akin lang, kung ako na-disbar na wala akong kasalanan, with more reason na umalis ka na dyan, baka ipapadisbar ka rin namin. Ganun lang kasimple. Yan, masabi ko lang. Yan ang... Sir, hindi kaya ano, sir? Hindi kaya nung pinalabas yung unang warrant, yung tapos after a day, nag-file yung kampo ni Kibuloy ng reconsideration sa Supreme Court. Pwede ba yon, sir? Di, pwede bang maiba or kailangang ipigil yung warrant ng pag-serve ng warrant because after a day na yung unang warrant ay pinalabas, ay nag-file sila ng reconsideration sa Supreme Court. Pwede ba yun, sir? Ganito ang nangyari. Talagang totoo ang nangyari. Ah. Let us talk about what happened, Buna. Ang nangyari, ayon sa April 1 na order ng judge, sabi niya, nung ibinigay ng Department of Justice ang folder ng kaso sa kanya, nandoon na raw ang motion. Nandoon na raw motion to defer the determination of probable cause. Nandoon na yon. So, ibig sabihin, ang puntos ko rito, judge, noong March 14, noong nagdesisyon ko na may probability na guilty siya, sinabi mo rin na naisa-isa mo na nausisa ang lahat. At nagdesisyon ka na mayroong dapat isyuan ng warrant of arrest. Tapos ngayon, sasabihin mo sa April 1 mo na inusisa mo rin. Pangalawang usisa, ibig sabihin, unang usisa mo, hindi nangyari. So nais ko lang sabihin na nandun na yun. Ngayon ang tanong mo, kung minsan may nangyayari na ibinigay na yung kaso, wala pa yung motion. Kadalasan ganun. Pero isa dyan sa punto na yun, maagap si Attorney Topacio. Na pinunahan na kagad, binigyan, pinagsampa na kagad ang motion for reconsideration sa Department of Justice at may kasamang motion to defer proceedings. Kasama na sa folder ng kaso nung iniabot sa korte. So, walang, hindi pwede sabihin ni judge na dumating lamang nitong huli,
yung motion for reconsideration or the next day. Hindi. Siya mismo umamin, si judge mismo umamin. Na, ay, meron pala, hindi ko nakita. Ay, naku, hindi po kami maniniwala. Okay. Yan. You are a judge. You are a responsible man. Ganun lang. Sabi-sabihin, okay, binigyan pa niya ng pagkakataon na makasibat si Kibuloy. Halimbawa, sabihin ni Kibuloy, judge, birthday ko pa kasi, huwag ka muna palabas ng warrant. O di kaya, mag-last supper pa kami ni Duterte, huwag muna ilabas ang warrant. Pwede mangyari yung ganun eh. At saka alam mo naman, sa kwento ng karanasan ko sa Pilipinas, Arling, gusto ko malaman ng mga tao, mga nakikinig sa atin, malimit po yan mangyari na mga pulis ng umaresto pag binigyan ng pera ay hindi kakaarestuhin. Sabihin lang sa'yo ng pulis, sumibat ka na sir. Binigyan mo na siya ng 1 million, pinapasibat ka na. Ganun ang mga corruption sa pag-aresto. Kaya, ya, alam ni Remulla yan. Kaya dahil alam na alam ni Remulla yan, talagang may instruction na ang inutusan na mag-serve ng magbit-bit ng papel ng warrant of arrest ay mga NBI at supporting cast of characters na ng mga pulis ng Davao. Ganun po nangyari. So, sige, diretso. Okay. So, ang tanong, may